Hello guys, good morning. Ngayong araw, maaga akong gumising kasi marami akong gagawin. As you can see, ang eyebag ko, pack na pack. Today kasi is Father's Day. Kaya, tatry kong ipagluto yung asawa ko. May work siya today. Kaya, siguro sasurpresahin natin siya. Pero, bago po yan, meron po akong ipapakitang video sa inyo. Yung niluto niya nung nakaraang linggo. Ngayon ko lang i-upload. Yung niluto niyang alimasag o crabs. Hindi naman siya malaki, maliit lang na crabs. Pero ang sarap niya guys. I-try nyo. Madali lang siyang lutuin. Madali lang yung mga procedure. Kaya, ito na. Ipapanood ko na po sa inyo yung video ng how to cook a alimasag. So, ayan na nga, nilagyan niya ng 2 tasang mainit na tubig yung yolk para lumabas yung gata niya. Sa kawali, tapos magbubukod siya ng mga 3/4 cup ng gata para i-add niya yun mamaya kapag pinulang tayo sa gata. Sumunod naman, ilalagay niya na rin sa kawali yung sibuyas, bawang, yung luya. Isasabay niya na din sa gata. Tapos, ilalagay niya na yun sa apoy para pakuluin. So, ito na nga. In a high heat, pakukulaan po natin yung gata na may meron bawang, sibuyas, at luya. So, ayan, medyo nakikita natin, medyo kumukulo na. Maya-maya haluin po natin yan ng konti. Pagkahalo, guys, pwede na nating ilagay yung mga gulay, yung sitaw, kalabasa, para mauna siyang lumambot. Kasi yung alimasag naman, madali naman yun maluto. Thank you.
Ayan po yung ating alimasag na ilalagay. Halo-halo lang po ng konti para mapantay yung luto ng gulay. Tapos, pwede na nating ilagay yung alimasag sa ibabaw. Ayan na, ilalagay na po natin yung alimasag sa ibabaw. Madali lang naman yung maluto, mga 15 minutes. Mag-iiba na yung kulay niya, mamaya magiging orange na po siya. After po natin mailagay yung alimasag, pwede na po natin siyang takpan. And then, pakuloyin po natin siya ng 10 to 15 minutes. Sa puntong ito po, ayan na po, nakikita na po natin na iba na po yung kulay ng alimasag, orange na po siya. So, malapit na po siyang maluto. Haluhaluin lang po natin yung mga tagiliran kasi po wala po ng gata. Maninikit po siya. Tapos, ayan yung po yung kaninang sineparate natin ng gata. Inad na po natin kasi medyo matutuyan na yung ating alimasa. Tapos, iyan nyo na po yung sili. Gusto nyo naman po, ipailalim nyo po yung sili. Pero pwede naman sa ibabaw. Kapag tinikman nyo po siya at kulang po sa alat para sa inyo, mag-add na lang po kayo ng asin. Konti lang po kasi yung gata, maalat na po yan. Kaya konti na lang po asin ang ilagay ninyo. At this point, pinakuluan pa po natin siya na 5 minutes, 3 minutes or 5 minutes. And then yung mga gulay, ibabaw po natin para hindi po sila ma-overcook. Tapos yun na po, tapos na po, pwede na po kayong kumain at pagsalo-saluhan na po ng pamilya. Enjoy eating! Thank you.
recipe. Sana nagustuhan nyo at madali lang po yung lutuin. At itry nyo rin po sa bahay nyo. Masarap po talaga siya. So, thanks for watching.